Tanong po, ano pong madalas na kasinungalingan ang inyong naririnig sa ibang tao? Siguro narinig nyo na yung, uy, pautang naman, babayaran din kita agad. Narinig na rin natin yung, malapit na ako, nandyan na, sandali na lang. At ang pinakamadalas na kasinungalingan, mahal kita, wala nang iba. Oops. Talaga. Research says that the average person lies about 1.65 times a day. Ibig sabihin, in a year, we lie for 600 times. And in 10 years, we have gathered 6,000 lies already. Ganyan tayo kadalas nagsisinungaling. Who doesn't love an honest person? Mahal natin ang mga taong tapat. Pero mga kapatid, my dear friends, sa buhay ng ating pananampalataya, hindi lang po sana ang katapatan ang ating hanapin, kung hindi ang katotohanan din. If we love honesty, we should all the more love truth. Many times we confuse truth with being honest. But truth is much more than honesty. Mas malalim ang kahulugan ng katotohanan kesa sa katapatan. Ano po ba ang katotohanan? Tandaan po natin ang turo at salita ni Jesus sa Ebanghelyo. Ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Anong katotohanan? Ang katotohanan ay si Jesus. At ang pagiging totoo ay ang pagiging saksi kay Jesus. Jesus is the truth, and telling the truth is witnessing Christ. When we deny Jesus through our sins, we are not being truthful. When we live in sin, we are not witnessing to Christ. Pero sana naman, hindi po tayo madalas na lumalayo kay Kristo sa pamamagitan ng ating pagkakasala. It would be very difficult to live day by day without the truth, without Jesus. If we desire honesty, my dear friends, let us pray, let us desire for the truth, because with the truth, there is life and eternal life.